Huwag mo silang pagaksayahan ng oras. Wala silang ambag sa buhay natin. Wala akong pakialam kung ano pang mga salitang marinig ko sa kanila. Dahil ang mahalaga, nagmamahalan tayong dalawa. Ikaw lang ang babaeng nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Kaya kahit magalit man sa atin ng maraming tao, wala akong pakialam sa kanila. Talagang wala akong pakialam sa kanila. Inggit lang sila dahil sa akin napunta ang pinakaguwapong professor na nakilala nila. Na talaga namang solid kong magmahal. Magandang araw sa inyong lahat. Ating pakinggan ang kwento ng pag-iibigan ni Dylan at Diana na isinulat ni Celia Roselia. Ayos ka lang ba, anak? Mukhang pagod na ang itsura mo. Magpahinga ka naman, anak. Wika ng ina ni Diana. Tipid na ngumiti ang dalaga. Ayos lang po ako, mama. Kailangan ko po kasing matapos to bukas dahil mas mahihirapan ako kung hindi. Sige, anak. Ikaw ang bahala. Basta kapag hindi mo na kaya, magpahinga ka na, ha? Opo, mama. Matulog na po kayo. Ako na po ang bahala dito sa sala. Magalang na sabi ni Diana. Panganay sa magkakapatid si Diana. Umabot na siya ng edad 20 anyos. First year college pa lang siya. Hindi siya makapag-aral ng maayos dahil sa kakulangan ng pinansyal. Kaya ngayon, a regular student siya para pwede siyang magtrabaho. Nagpa-part-time job din siya sa isang milk tea shop para meron siyang perang panggastos para sa kaniyang pag-aaral. Hindi na siya umaasa sa mga magulang niya. Tricycle driver ang kaniyang ama habang ang kaniyang ina ay nasa bahay lang. Matatanda na kasi ang mga ito dahil matanda na silang nagkaanak. Hays, sakit na ng likod ko. Bulong ni Diana sa sarili. Tumingin siya sa orasan, malapit ng mag-alas 12. Kailangan na niyang matulog dahil maaga pa siyang gigising bukas para mag-review. Kapag umaga kasi siya nagre-review, mas pumapasok sa isipan niya ito. Kaya naman kinabukasan, alas 6 pa lang ng umaga gising na siya. Nakita niyang nag-aasikaso ang kanyang ina sa dalawa niyang kapatid. Ang sumunod sa kanya ay malaki na. 18 years old na kasi ito. Ang isa naman, 12 years old at ang bunso ay 7 years old. Mag-almusal ka na muna, anak. Nakangiting sabi sa kanya ng kanyang ina. Sige po, mama. Magalang niyang sabi bago tumingin sa kaldero kung ano ang inihanda ng kanyang ina. May iniluto palang sopas ang kanyang ina. Kumuha siya ng makakaya niyang kainin at isang sandok na kanin. Sanay kasi siyang sinasamahan ng kanin ng sopas na niluto ng kanyang ina at mas nabubusog siya doon. Kaya naman bago siya mag-review, may laman na ang kanyang sikmura. Mas naging ganado siyang mag-aral. Matapos niyang makapag-review, nag-asikaso na siya dahil papasok na siya sa milk tea shop. Hanggang alas 12 siya doon ng tanghali. Pagkabukas ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12, ang kaunting kita niya roon ay nagagamit niya para sa kaniyang pag-aaral. Mabuti nandito ka na. Dami agad customer na naghihintay sa atin. Wika ni Jam na kasama niya sa milk tea shop na yon. Oo nga eh, masarap kasi ang milk tea natin. Masayang sabi naman ni Diana. Inilagay na kagad ni Diana ang gamit niya sa isang tabi bago humarap na sa mga customer doon. Mura ngunit masarap kasi ang milk tea na tinitinda nila. Kaya marami ang bumibili sa kanila kahit na umaga pa lang, lalo na ang mga teenagers. Habang abala si Diana sa paggawa ng milk tea, hindi niya namalayang malapit na palang mag-alas 12 ng tanghali. Dali-dali siyang kumilos at nag-asikaso. Nakarating na rin naman ang kapalitan niya. Bye Diana, galingan mo sa pag-aaral mo. Sabi sa kanya ni Jam. Salamat Jam! Sigaw niya sa binata. Malalaki ang hakbang niya patungo sa kanyang eskwelahan. Tumungo muna siya sa banyo upang tingnan kung maayos ba ang kanyang itsura bago pumasok sa klase. Kahit pagod pa, hindi pinahalata iyon ni Diana. Kailangan kasi energetic pa rin siya. Talagang nakikinig siya sa klase kahit na minsan ay
napapikit na ang mata niya. Inaantok siya sa totoo lang. Ngunit kahit na ganon, napipigilan naman niya ang kaniyang sarili. Nakakapag-focus pa rin siya. Tuwing alas 8 siya ng gabi nakakauwi. Pagod na pagod siya palagi. Pero kapag nasa kanilang bahay na siya, hindi niya yun pinapakita sa kaniyang pamilya. Love, kanina pa kita inihintay. Date naman tayo. Kain tayo sa labas ngayon. Wika ni Jored na kaniyang boyfriend. Dalawang taon na silang dalawa. May trabaho na si Jored dahil maaga itong nakapagtapos. At isa pa, may kaya ang pamilya ni Jored. Mabait ang pamilya ni Jored kay Diana. Hindi ito katulad ng iba na porke nakakaangat sa buhay, nagagawa ng humusga sa buhay ng iba. Pagod na pagod ako ngayon eh. May long quiz pa ako bukas kaya kailangan kong mag-review. Malungkot na sabi ni Diana. Napakamot ng ulo si Jored. Palagi na lang ba tayong ganito, love? Isang taon ka na sa akin ganito. Naintindihan ko naman na masyado kang busy sa pag-aaral mo at part-time job mo eh. Pero sana naman, bigyan mo ko kahit ng konting oras man lang. Miss na kita. Miss ko na yung Diana na mahal ko. Lumunok ng laway si Diana dahil ramdam niya ang lungkot sa boses ng kaniyang nobyo. Aminado siya na nagkukulang na siya ng oras kay Jored ngunit palagi naman niyang ipinapaliwanag kung bakit. Love, sobrang pagod talaga ako ngayong araw. Pwede bang sa susunod na araw na lang? Promise, babawi ako sa'yo. Pagsusumamo ni Diana. Hindi na lang umimik si Jored. Bagkus ay tumango na lamang ito at saka simpleng ngumiti. Alis na ako. Sa susunod na lang. Tipid na wika ni Jored bago sumakay sa kaniyang motor. Malungkot na sinunda ng tingin ni Diana ang kaniyang nobyo. Aminado siyang hindi na niya halos nabibigyan ng oras si Jored. Simula nang maisipan niyang bumalik sa pag-aaral. Ngunit kapag hindi naman siya busy o hindi siya pagod, gumagawa naman siya ng paraan para makabawi sa kaniyang nobyo. Nandito ka na pala anak. Nakausap mo na ba ang nobyo mong si Jored? Tanong ng kaniyang ina nang makita siya nito sa labas. Opo mama, may sinabi po ba siya sa inyo nang pumunta siya dito? Kanina pa po ba siya rito? Tanong ni Diana sa ina. Siguro, nasa kalahating oras siya naghihintay dito. Wala naman siyang ibang sinabi. Nakipagkwentuhan lang siya saglit sa best friend mong si Kyla. Tapos umalis na rin si Kyla kasi may aasikasuhin pa. Pahayag ng kaniyang ina. Bumuntong hininga si Diana. Bigla siyang nakonsensya sa pagtanggi niya kay Jored na mag-date sila ngayong araw. Naisip tuloy niya na wala na siyang kwentang girlfriend. Sumunod pang mga araw, palaging naabutan ni Diana si Kyla na kausap ang kaniyang nobyo. Bahagya pa nga itong nagulat nang makita siya. Kanina ka pa ba dito? Tanong niya kay Jored. Hindi naman. Nagkwentuhan lang kami ng kaibigan mo para malibang-libang habang naghihintay sa'yo. Sagot naman ni Jored. Tumingin si Diana kay Kyla, ang kaniyang best friend. Nginitian niya ito. Salamat Kyla sa pagkausap kay Jored. Maaasahan talaga kita, kahit kailan. Walang anuman Diana, basta ikaw. Wala kaming ibang topic kundi ikaw. Mahal na mahal ka talaga ni Jored. Kaya sana, pumayag ka na kapag niyayaya kanyang kumain sa labas ha? Masayang sabi ni Kyla. Bumaling si Diana sa kaniyang nobyo. Gusto mo bang kumain tayo sa labas ngayon? Hindi naman ako busy bukas. Alanganing ngumiti si Jored. Sige, halika na. Nagpaalam na silang dalawa kay Kyla bago naglakad na palayo. Bumuntong hininga si Kyla habang nakatingin sa kanilang dalawa na magkahawak ang kamay habang naglalakad palayo. Kumain silang dalawa sa isang fast food chain. Napansin ni Diana na panay ang kalikot ni Jored sa kaniyang cellphone. Tila may mini-message na kung sino ang kaniyang nobyo. May importanteng tao ka bang kinakausap? Tanong ni Diana na bahagyang ikinagulat ni Jored. Ha?
Wala naman. Si Mama kasi, panayang tanong sa akin. Hinahanap niya sa akin yung pera niya. Hindi ko naman kinuha. Palusot niya. Tumangutango si Diana at hindi na siya nagtanong pa. Malaki ang tiwala ni Diana sa kanyang nobyo. Kahit alam niya ang password ng mga account ni Jored, bibihira niya lang itong buksan. Kampante naman kasi siya na hindi siya lolokohin ni Jored. Ngunit akala lang pala yun ni Diana. Dahil isang araw, tila may kung anong umuusig kay Diana na buksan ang account ng kanyang nobyo. Hindi kasi siya makatulog ng gabing yon. Kaya naman, binuksan niya ang mga account ni Jored at nagimbal siya sa kanyang nakita. Rumagasa ang masaganang luha sa kanyang mga mata nang mabasa ang palitan ng messages ng kanyang best friend na si Kyla at Jored. Nakalagay sa restricted account ng kanyang best friend, kaya hindi niya agad mababasa ang messages ng dalawa. Hayop ka, Jored! Hayop ka! Nanginginig ang mga labi na sabi ni Diana. Kahit na parang dinudurog na ang kanyang puso sa kanyang mga nababasa, patuloy pa rin siya. Ini-screenshot niya ang mga ito. Isang buwan na pala siyang niloloko ni Jored. At nagsimula ito nang masyado na siyang busy sa pag-aaral, pati na sa kanyang part-time job. Akala ni Diana, naiintindihan siya ni Jored ngunit hindi pala. Hindi lang oras ang hinahanap nito sa iba, pati ang tawag ng laman. Nahanap niya rin sa iba. Hindi pa kasi magawang ibigay ni Diana ang sarili sa kanyang nobyo. Mga hayop kayo! Paano niyo nagawa sa akin to? Garalgal ang boses ni Diana habang sinasabi yon. Tila pinagsasaksak ng maraming patalim si Diana sa kanyang nalaman. Hindi niya lubos sa kalain na ang kanyang best friend pa ang magiging dahilan para masira ang relasyon nilang dalawa ni Jored. Malaki ang tiwala niya kay Kyla dahil parang kapatid na niya ito. Si Kyla ang kasama niya simula ng mga bata pa sila dahil matagal na silang magkaibigan. Panay ang iyak niya ng gabing yon at hindi na nga siya nakatulog ng maayos hanggang kinabukasan. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili, ngunit hindi niya magawa. Wala siyang ganang pumasok ng araw na yon, pati magtrabaho. Kaya agad siyang nag-message sa amo niya sa milk tea na pinapasukan niya. Anak, ayos ka lang ba? Bakit namamaga ang mga mata mo? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Sa simpleng tanong na yon, muling rumagasa ang luha ni Diana at ikunento sa kanyang ina ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Nagulat ang kanyang ina sa nalaman niya at agad na niyakap ang kanyang anak. Huwag ka nang umiyak, anak. Wala siyang kwentang lalaki. Inuna niya ang tawag ng laman kesa intindihin ang sitwasyon mo. Patawarin mo kami ng mga magulang mo kung hindi namin maibigay sa inyo ng mga kapatid mo ang magandang buhay. Ikaw tuloy ang naghihirap. Naiiyak na sabi ng kaniyang ina. Pinahid ni Diana ang kaniyang luha. Mama, ayos lang po ako. Huwag niyo nang sisihin po ang sarili niyo sa nangyari sa akin ngayon. Sadyang makati si Jored pati na si Kyla. Mga hayop sila. Makikipaghiwalay na ako kay Jored mamaya. Hihintayin ko siyang magpunta dito. Hindi ko dapat pang hinayangan ang relasyon naming dalawa dahil mabuti nang mas maaga kong nalaman ang tunay niyang ugali. Sobrang sakit ng ginawa niya dahil mismong matali ko pang kaibigan ang ginalaw niya. Mga hayop sila. Nabalot ng galit ang puso ni Diana. Tama ang kaniyang ina. Hindi dapat siya magsayang ng luha sa isang lalaking hindi marunong makontento at umintindi sa sitwasyon niya. Kahit sa ang anggulo tingnan, hindi rason ang mag-cheat dahil lang sa busy ang partner ng isang magkarelasyon. Kaya naman hinintay ni Diana na dalawin siya ni Jored sa kanilang bahay. Nakaabang siya sa labas ng kanilang bahay. Wala doon sa labas si Kyla. Inaabangan niya rin ito. At nang dumating ang kanyang nobyong si Jored, ilang sandali lang ang lumipas. Lumabas din ang bahay si Kyla. Doon na pagtanto ni Diana
na tila nagpapapansin na pala si Kyla sa kanyang nobyo. Love! Masayang sabi ni Jored na akma siyang yayakapin, ngunit malakas na sampal ang ginawad niya sa binata. Nanlaki ang mata ni Kyla na lumapit sa kinaroroon na nila. Bumaling sa kanya si Diana at sinampal din siya ng malakas. Ang kapal ng mukha niyong umaktong parang wala kayong ginagawang masama! Sigaw niya sa dalawa. Nagkatinginan sina Jored at Kyla. Nangingilid naman ang mga luha ni Diana. Ikaw, akala ko naiintindihan mo ang sitwasyon ko, pero hindi pala. Nagsawa ka na ba kaya hintay na mabigay ko sa iyong pagkababae ko? Kaya tumikim ka ng iba? At yung best friend ko pa? Ang kapal ng pagmumukha mo! Nakakadiri ka! Mabutin lang pala hindi ako bumigay kaagad sa iyo. Sigaw ni Diana sa kanyang nobyo. Pinukol naman niya ang tingin kay Kyla. At ikaw naman, ang kati mo! Imbis na damayan mo ko, inaahas mo na pala ang boyfriend ko. Naubusan ka ba ng lalaki kaya pati boyfriend ng iba tinikman mo? Ang landi mo rin, no? Ano, masarap ba si Jored? Kaya talagang naaakit ka at natakam? Lumuluhang sabi ni Diana. Umagos ang luha ni Kyla sa mata at akmang hawakan si Diana ngunit sinampal lang siya nito. Bumakat ang palad ni Diana sa mukha ni Kyla. Matalim niyang tinitigan ang dalawa. Hindi na nakapagsalita pa sina Jored at Kyla dahil totoo naman ang ginawa nilang kalokohan. Magsama kayong dalawa, mga malalandi! Tapos na tayo, Jored. Huwag na huwag ka na magpapakita pa sa akin kung ayaw mong bangasan ko yung pagmumukha mo! Galit na sigaw niya sa binata. Diana, sandali lang. Let me explain. Hindi na natapos pa ang sasabihin ni Jored dahil muli siyang nakatikim ng sampal kay Diana. Tinitigan muna ni Diana ng matalim ang dalawa bago siya pumasok sa loob ng kanilang bahay. Sinilip niya mula sa bintana ang dalawa at nakita niyang nagyayakapan pa ito. Napahagulgol na lamang siya. Tila nagpira-piraso ang kanyang puso sa mga sandaling yun. Tatlong araw ang lumipas simula ng magkahiwalay sina Diana at Jored. Palagi pa rin siyang umiiyak dahil masakit sa kaniyang mga nangyari. Ngunit mas masakit pa sa hiwalayang yon ang ginawa sa kanya ni Kyla na akala niya ay kapatid ang turingan sa kanya. Nagiging singkit ka na sa kaiiyak mo. Kumalma ka. Sinasayang mo lang ang luha mo sa lalaking Makati. Huwag ka nang umiyak pa dyan. Payag ganun? Sila masayang magkasama kasi wala nang sagabal sa kanilang dalawa. Tapos ikaw itong iyak ng iyak. Ikaw ang kawawa niyan. Sabi sa kanya ng binatang si Jam. Bumuga ng hangin si Diana. Tama ka. Hindi ko nga dapat siya iniiyakan. Wala siyang kwenta. Natawa ng mahina si Jam. Ang mabuti pa. Tara, magpunta tayo sa club mamaya. Idaan mo na lang sa alak yan. Alak ang sagot dyan. Okay, sige. Hindi ko pa nararanasang makapunta dun eh. Ngayon, mararanasan ko na. Matapos ang klase ni Diana, dumiretso na siya sa bahay ni Jam upang magtungo sa club na sinasabi nito. Nagbaon na siya ng damit na isusuot niya patungo doon at iniwan na muna ang kanyang gamit sa bahay nila Jam. Ilang taon na kayo? Tanong nung nagbabantay sa club na pinuntahan nila. 20 years old na po ako, sir. Sabi ni Diana. 22 years old naman po ako. Sagot naman ni Jam. Nagpakita pa silang dalawa ng ID para mapatunayang nasa legal age na sila. Ginamit pa nga ni Diana ang college ID niya at nakapasok na sila sa loob ng club na yon. Patay-sindi ang ilaw at malakas ang tugtugin sa loob ng club na yon. Maraming nagsasayawan at nagiinuman na sa tingin ni Diana ay mga lasing na. Humanap sila ng table at saka doon umupo. Nilibre ni Jam si Diana dahil sahod naman niya. 20 years old ka na pala, pero first year college student ka pa lang? Wika ni Jam bago uminom ng alak. Tumango naman si Diana. Oo, huminto kasi ako sa pag-aaral para
makapagtrabaho at makatulong sa pamilya ko. Ngayon lang ulit ako nagpatuloy kasi gusto ko talagang makapagtapos. Grabe, napakasipag mong anak at ate sa mga kapatid mo. Tapos, niloko ka lang ng hayop na yun. Kaya dapat lang na kalimutan mo na kagad siya dahil wala siyang kwenta. Uminom ka lang ng uminom dyan. Ako nang bahalang magbayad. Nahihiyang umiti si Diana. Maraming salamat ha. Hayaan mo. Sa susunod, ako naman ang manlilibre. Sige lang. Cheers tayo. Kalimutan ang dapat kalimutan. Wika ng binata sabay inom ng alak. At dahil hindi naman sanay mag-inom si Diana, ilang bote pa lang ng alak ang kaniyang nauubos. Tinamaan na kagad siya ng kalasingan. Bigla siyang nagsasayaw sa gitna ng club na yon kung saan maraming sumasayaw na tao doon. Natatawang pinanood ni Jam si Diana habang umiinom ng alak. Tinatawag siya ng dalaga ngunit ayaw niyang sumama dahil nahihiya at saka hindi pa naman siya ganun kalasing. Hindi na alam ni Diana ang kaniyang ginagawa. Panay na ang kaniyang kembot at giling kasabay ng maraming sumasayaw doon hanggang sa mapagod siya. Naupo siya sa isang table kung saan may nakaupong gwapong lalaki. Hoy, ang gwapo mo naman. Pwedeng pakis? Nakangising sabi ni Diana. Tiningnan siya ng lalaki bago natawa. Lasing ka na, miss. Bumalik ka na sa table mo. Ngumisi si Diana at biglang naupo sa kandungan ng gwapong lalaki. Biglang nag-init si Diana sa hindi malamang dahilan na dala na rin ng alak. Natulala naman ang lalaki kasabay ng pag-iinit ng kaniyang muka. Alam mo bang, niloko ako ng boyfriend ko? Pinagpalit niya ako sa ahas kong best friend. Mga hayop sila. Siguro, nasarapan ang best friend ko sa boyfriend ko. Kaya yun, hindi na tinigilan. Nakatingin lamang ang gwapong lalaki kay Diana. Pinagmasdan niya ang magandang muka nito. Napansin niya ang pamumugto ng mga mata nito na halatang galing sa matagalang iyakan. Masarap bang makipagtalik? Gusto ko kasing maranasan eh. Pwede ko bang matikman yun mula sa'yo? Tutal gwapo ka naman. Hindi na ako lugi. Aniya sabay hagikik. Namilog ang mata ng gwapong lalaki, sabay iling. Oo. Masarap pero hindi basta-basta ginagawa yun sa kung sino. Bumalik ka na sa table mo. Lasing ka na, miss. Hindi. Gusto kong maranasan mula sa'yo ang bagay na yun. Sige na. Pagbigyan mo na ako. Hirit pa ni Diana. Tinitigan siya ng binata. Tinatabla na rin ito dahil nakaupo si Diana sa kaniyang kandungan at talaga namang nabubuhay na ang kaniyang pinakaiingatan. Ngunit pinipigilan niya pa rin ang sarili dahil lasing si Diana. Ayaw naman niyang samantalahin ang kalasingan nito. Hindi. Umalis ka na. Please. Hanggat nagpipigil pa ako. Sabi niya, sabay lunok ng laway. Natawa si Diana bago hinawakan ang labi ng guwapong binata. Napalunok ng laway ang binata at mas lalo pang nakaramdam ng init. Ayoko. Gusto kong maranasan kung gaano kasarap yun. Nang sa ganun, maintindihan ko kung bakit ako ipinagpalit ng boyfriend ko sa iba. Biglang siniil ng halik ni Diana ang gwapong binata. Nagulat naman ang binatang yon ngunit hindi na kinaya pa ang init na kanyang nararamdaman. Tumugon na rin siya sa halik ni Diana at tumagal yon ng ilang minuto. Dala na rin ang init ng katawan. Niyaya niya sa isang motel si Diana at sumama naman kaagad ang dalaga. Hindi na alam ni Diana ang kanyang ginagawa. Basta ang alam niya, gusto niyang maranasan ng bagay na hindi niya pa nararanasan simula nang ipinanganak siya. At iyon ay ang maangkin ng isang lalaki. Kinabukasan, nagising na lamang si Diana nang tumama ang sinag ng araw sa kanyang muka. Dahan-dahan niyang iminulat ang kaniyang mga mata at muntik nang mapasigaw nang makita niya sa kaniyang tabi ang isang gwapong lalaki. Napatingin siya sa katawan niyang may takip ng kumot at nagulat siya nang mapagtantong wala siyang suot na kahit ano.
Ouch! Daing niya nang igilaw niya ang kanyang binti dahil may kirot sa pagitan ng kanyang hita. Napahawak siya sa kanyang sentido ng kumirot yon at doon niya lang naalala ang lahat ng nangyari kagabi. Kinagat niya ang pangibaba niyang labi at saka sinabunutan ang sarili. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama na yon. Kahit na masakit ang pagitan ng kanyang hita, pinilit niyang lumakad. Nakita niyang pulang mansya sa puting bedsheet kung saan yon ang tanda na isinuko niya sa isang estranghero ang kanyang pagkababae. Anong katangahan ang ginawa ko? Bulong niya sa sarili bago isa-isang pinulot ang nagkalat niyang damit sa baba. Nang magbihis siya, hindi niya alam kung paano siya makakauwi dahil wala naman siyang dalang pera. Nakita niya ang kanyang cellphone sa maliit na mesa doon kung saan nandun ang wallet ng gwapong lalaki. Kumuha ng maliit na halaga doon si Diana bago nagmamadaling umalis sa motel na yon. Pinilit lumakad ng normal ni Diana kahit na masakit ang pagitan ng kanyang hita, pati na ang kanyang binti. Binatukan niya ang kanyang sarili nang maalalang muli ang kanyang ginawa. Dumaan siya sa bahay ni Jam upang kunin ang gamit niya doon. Nagulat ito nang makita siya. "San ka nagpunta kagabi? Hinahanap kita. Hindi kita makita. Pinag-alala mo ako ng sobra." Bulalas ni Jam. Napakamot sa ulo si Diana sabay ngiwi. "Pasensya ka na. Nakatulog ako sa isang gilid doon." "Ano? Saang gilid?" "Basta. Nakalimutan ko na kung saang gilid. Basta na lang kasi akong tumakbo nang magising ako." Pagsisinungaling ni Diana. Agad na umuwi si Diana sa kanilang bahay nang makuha niya ang kanyang gamit. Nagpalusot na lang siya sa kanyang ina na uminom siya at doon nakatulog sa bahay ng kanyang kaibigan dahil hindi niya kinayang makauwi. Mabuti na nga lang at wala siyang pasok kaya nakatulog siya buong maghapon. Kinabukasan, hindi na masakit ang ulo ni Diana kaya nakapagtrabaho na siya ng maayos sa milk tea na yon. At nang matapos ang oras ng kanyang trabaho, dali-dali na siyang nagtungo sa kanyang klase. "Good morning, class. I'm Dylan Montero, ang bago niyong PE instructor. Since kinailangan ng mag-resign ang dati niyong instructor." Nalaglag ang panga ni Diana nang makita ang bago nilang PE instructor. Nagdama ang paningin nilang dalawa at matamis siyang ninitian ni Dylan. Nag-init ang pisngi ni Diana nang maalala ang mainit na sandaling pinagsaluhan nilang dalawa. Agad siyang nag-iwas ng tingin bago pinaglaruan ang kaniyang daliri. "Halaka, hindi ko akalain siya pang magiging PE instructor ko. Paano na to?" Wika ni Diana sa kaniyang sarili. "Diana, may sinasabi ka ba? Hindi ko narinig ng maayos." Tanong sa kanya ng kaklase niya. Mabilis na umiling si Diana. "Ha? Wala. Wala akong sinasabi." Mariing napapikit si Diana habang hindi alam kung paano haharapin ang kanyang PE instructor. Hiyang-hiya siya sa tuwing maaalala ang nangyari sa kanila ng araw na yon. Habang si Dila naman ay paminsan-minsang sumusulyap sa kanya. Sinubukan kasi siyang hanapin ni Dylan dahil naiwan ni Diana ang kwintas na regalo sa kanya ng yumaon niyang lola. Sa isip ni Dylan, hindi na pala niya kailangang hanapin ang dalaga dahil estudyante niya pala ito. Nang matapos ang klase ni Diana sa subject na yon, dali-dali siyang lumabas ng classroom upang maiwasan kaagad ang binata. Natawa naman si Dylan nang makitang pagmamadaling pag-alis ng dalaga. Nagtungo sa field sa eskwelahang yon si Diana at doon niya pinagsasampal ang sarili. "Ano ba itong nangyayari sa akin? Sunod-sunod na kamalasa naman. Wala talagang magandang naidudulot ang alak. Kaya dapat lang na hindi na ako uminom pa ulit. Nakakainis!" Wika ni Diana sa kaniyang sarili. "Ay kabayo!" Bulalas ni Diana nang may humawak sa kaniyang balikat. Nanlaki ang mata niya nang makita ang kanyang instructor. Nakangiti itong nakatingin sa kanya. "Bakit parang
Gulat na gulat ka naman dyan, Diana. Nakangising sabi nito. Sir, nauutal na sabi ni Diana bago tumayo. May kinuha si Dylan sa kaniyang bulsa bago ito inilagay sa kamay ni Diana. Nanlaki ang mata niya nang makita ang mahalagang bagay na pag-aari niya. Naiwan mo ang kwintas na yan sa motel. Bakit basta ka nalang umalis? Hinanap pa naman kita. Pero di bali na. Estudyante naman pala kita. Palagi tayong magkikita. Kumusta pa lang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Namula ang mukha ni Diana sa hiya. Hindi na po, sir. Sir, pwede po bang isikreto niyo ang nangyari sa atin? Pwede po bang walang dapat makaalam nito? Hindi naman po ako malanding babae, sir. Sobrang nalalasing lang po ako kaya nagawa ko kayong yayain sa ganung bahagay. Nangangambang sabi ni Diana. Tumango si Dylan. Alam ko naman yun. Nabanggit mo nga sa akin na niloko ka ng boyfriend mo kaya ginusto mong maranasan ang bagay na yun. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa iba. Pero sa isang kondisyon. Nanlaki ang mata ni Diana. Anong kondisyon po, sir? Nauutal niyang sabi. Kapag may sinabi ako, dapat sumunod ka kagad. Nagkakaintindihan ba tayo? Napalunok ng laway si Diana. Pero sir, ayoko na pong maulit ang bagay na yun. Tumawa si Dylan. Huwag kang mag-alala. Hindi tungkol doon ang sasabihin ko sa'yo o iuutos ko sa'yo. Ibang bagay. Sige na, may klase pa ako. See you. Sambit nito bago umalis sa kaniyang harapan. Nasabunutan ni Diana ang kaniyang sarili. Para siyang nasisiraan habang sinasabunutan ang kaniyang sarili dahil hiyang-hiya siya. Grabe naman talagang nangyayari sa akin. Hindi ko na kinakaya. Kung pwede lang sana akong magpabaon sa ilalim ng lupa, ginawa ko na. Wika niya sa kanyang sarili bago nagmartsa patungo sa susunod niyang klase. Sumunod na mga araw, hiyang-hiya pa rin si Diana sa tuwing magkikita sila ni Dylan. Sa loob kasi ng isang linggo, dalawang beses siyang may klase sa subject ni Dylan. Pakiramdam niya nga para siyang kakabusin ang hininga sa tuwing titingnan siya nito. Simula nang may nangyari sa kanila, tila ginulo na ni Dylan ang kaniyang isipan. At hindi niya alam na ganun din ang nangyayari kay Dylan. Palagi siyang naiisip nito. Palaging naaalala ni Dylan ang mainit na sandaling pinagsaluhan nilang dalawa. Hoy, bakit nakangiti ka dyan? Tanong ng kaibigan ni Dylan na si Ranz. Naiisip ko lang yung babaeng naka one night stand ko nang gabing sinama mo ako sa club na yon. Hindi siya mawala sa isipan ko. Ganto ba talaga kapag ikaw ang nakauna sa babae? First time ko kasing makipagtalik sa babaeng berhin pa. At palagi ko siyang naiisip dahil napakaganda niya. Pagkukwento ni Dylan. Nanlaki ang mata ni Ranz. Ano? Virgin pa ang nadali mo? Ang swerte mo naman. Sana ako rin. Binatukan siya ni Dylan. Loko. Hindi naman yun ang habol ko sa kanya. Hindi ko naman nakalain na hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Alam mo naman, matagal din akong walang nobya at ilang taon din akong walang nakatalik. Kaya siguro hindi ako nakapagpigil sa kanya. Bakit kasi hindi ka pa magkaroon ng girlfriend? 28 years old ka na. Ilang taon na lang, mawawala ka na sa kalendaryo. Dapat nga may asawa ka na eh. Huwag mong sabihin hindi ka pa rin makamove on sa ex mo kaya hindi ka pa nagkakaroon ng girlfriend. Natatawang sabi ni Ranz. Umiling si Dylan. Hindi yun ang dahilan. Matagal na akong nakamove on sa kanya. Sadyang nag-focus lang ako sa karir ko. At sinigurado kong fully healed na talaga ako. Para kapag nakipagrelasyon ako ulit, wala akong dahilan para magloko o ano. Dahil wala na akong nararamdaman para sa ex ko. Mabuti naman kung ganun, para hindi kawawa ang magiging bago mo. Bumuga ng hangin si Dylan. At eto na nga, hinahanap-hanap na ng sistema kong babaeng yun. Diana ang pangalan niya. Palagi niyang ginugulo ang isip ko. At palagi kong naiisip ang maganda niyang muka.
Ngumisi si Rans. Nako, mukhang tinamaan ka agad sa babaeng yun. Labat first, oh! Tumawa si Dylan. Loko. Loko ka talaga. Ang problema nga lang, estudyante ko siya. She's 20 years old and I'm 28. Ang layo ng edad namin sa isa't isa. Plus, bawal pa kaming magkaroon ng relasyon dahil estudyante ko siya. Ay sus, makapangyarihan ng pag-ibig. Walang bawal-bawal. Pwede namang maging secret relationship, diba? At saka huwag mong isipin ang edad nyo. May iba nga dyan dalawang dekada ang agwat ng edad sa isa't isa. Wala namang pakialam. Napahawak sa kaniyang baba si Dylan habang iniisip ang dalaga. Bigla siyang nasabik na makita ulit si Diana dahil may klase ulit siya. Kinabukasan, agad na hinanap ng mata ni Dylan si Diana at nang makita niya itong nakaupo sa bandang dulo, patago siyang napangiti. Muli niyang sinulyapan ng dalaga at nagtama ang kanilang paningin. Napangiti siya bago muling tumingin sa hawak niyang lesson plan. Habang si Diana naman, biglang nag-init ang kaniyang muka. Nakikinig ng maigi si Diana kapag nagtuturo na si Dylan dahil magaling din itong magturo. At hindi niya maiwasang mairita kapag naririnig niya ang mga kaklase niyang babae na kinikilig kapag nandiyan na si Dylan. Panay ang pa-cute nito kay Dylan ngunit hindi naman ito pinapansin ng binata. Ang haharot, mga pashneya. Bulong ni Diana sa sarili sabay irap. Hindi niya napansing nakatingin pala sa kanya si Dylan at natawa na lamang ito sa kaniyang itsura. Pauwi na sana si Diana nang makatanggap siya ng message kay Dylan. Niyayaya siya nitong kumain sa labas kung saan sa ibang lugar sila kakain. Malayo sa school na pinapasukan niya. Hindi alam ni Diana kung bakit tila kinikilig siya at nasabik nang makita ang kanyang instructor. Dali-dali siyang humanap ng matatambayan upang ayusin ang sarili. Sinuklay niya ang kanyang buhok at saka naglagay ng kaunting foundation at lipstick. Ngumiti sa salamin si Diana bago pumara ng jeep patungo sa lugar na pagkikitaan nila. Nang makarating siya doon, hindi niya agad nakita si Dylan. Ito pa ang nakakita sa kanya. Nakasuot ito ng hood at face mask. Nagulat na nga lang siya nang yakapin siya nito mula sa likuran. Ako to. Bulong ni Dylan sa kanyang tenga. Pumihit paharap si Diana. Bakit naka-hood ka at face mask? Alam mo na, para walang makakilala sa akin. Alam mo namang bawal magkaroon ng something ang estudyante at ang isang teacher. Kaya nagsuot ako ng ganito. Nanlaki ang mata ni Diana nang hawakan ni Dylan ang kaniyang kamay ngunit hindi naman siya umangal at hinayaan na lamang ang binata. Nagpatianod na lamang siya. Nasa isang food bazaar sila na nakatayo sa isang malawak na field. Medyo madilim sa lugar na yon kaya walang makakita mga shadows sa kanila. Pumwesto sila sa bandang dulo ng field na yon at doon naupo sa damuhan. Malinis ang damuhan doon dahil Bermuda grass naman ito. Binuksan ni Dylan ang flashlight sa kaniyang cellphone upang makita ang kanilang kinakain. Tumikim si Dylan. Kumusta ka naman? Wala ka bang ibang naramdaman matapos ang gabing may nangyari sa atin? Lumunok ng laway si Diana. Aha? Paanong naramdaman? Hindi ko alam kung paniniwalaan mo ang sasabihin kong to sa'yo. Pero matapos ang gabing yun, ginulo mo ang isipan ko. Palagi kitang naiisip. Palaging sumasagi sa isipan ko ang maganda mong mukha at hindi ko namamalayan na napapangiti na lang pala ako. Nanlaki ang mata ni Diana at hindi naiwasang kiligin sa ginawang pag-amin sa kanya ni Dylan. Totoo po ba yan? Oo, hindi ako nagbibiro. Ewan ko kung bakit ganito. Pero ayun na nga, mas lalo pa kitang naiisip ngayong madalas tayong magkita. At nasasabik akong magtungo sa classroom niyo sa tuwing may klase ako sa inyo. Nakangiting sabi niya. Nakagat ni Diana ang kaniyang pang-ibabang labi. Kung maliwanag lang sa lugar na yon,
makikita ang pamumula ng kaniyang muka. Ang totoo po kasi niyan, ganun din ako. Naiisip din po kita. Wika niya sabay yuko. Malawak na ngumiti si Dilan. Talaga? Nakakakilig naman kung ganun. Kaya nga lang, hindi tayo pwedeng magkaroon ng relasyon. Dahil estudyante kita. Bawal yun. Matatanggalan ako ng lisensya. Pero isa lang ang nasisiguro ko. May nararamdaman ako para sa'yo, Diana. Matamis na napangiti si Diana. Kinikilig siya sa mga sandaling yun. Ganun po ba? Ayos lang kahit wala ka pang nararamdaman para sa akin. Handa naman akong maghintay. Lalo na't bawal pa tayong magkaroon ng relasyon. Ayoko namang magkaroon tayo ng issue sa school. Basta, inamin ko na sa'yo ang nararamdaman ko. Para alam mo. Ginitian na lamang Diana si Dilan. Wala pa siyang masabi sa binata dahil naguguluhan pa siya sa kanyang nararamdaman. Sinisigurado niya pa kung ano nga ba ang nararamdaman niya para sa kanyang PE instructor. At habang kumakain silang dalawa, hindi napigilang humanga sa kanya ni Dilan. Lalo tuloy, nagkaroon ng damdamin si Dilan para kay Diana dahil sa angking kasipaga nito at pagmamahal para sa pamilya. Sumunod pang mga araw, nagulat si Diana nang umuwi siya sa kanilang bahay. Naroon si Dilan dala ang maraming grocery at tatlong sako ng bigas. Matamis na nginitian siya ni Dilan habang nakatulala lamang siya. Sir, ano po ang ibig sabihin nito? Wika ni Diana habang nakatingin sa mga dala ni Dilan para sa kaniyang pamilya. Tulong ko sa pamilya mo. Napakasipag mong anak, Diana. Kaya naisip ko na i-share sa pamilya mo ang blessing na meron ako. Nakangiting sabi ni Dilan. Pero sir, hindi naman po kailangan. Napakarami po nito. Sigurado akong malaking halagang ginastos niyo para dito. Nakakahiya naman po. Bulalas niya. Huwag ka nang mahiya. Ako mismo ang nagbigay sa pamilya mo nito. Wala kang dapat ikahiya. Sabi nga mas mabuting nagbibigay ng blessing sa kapwa. At yun ang naisip kong gawin. Ang ishare ang blessing na meron ako. Nahihiyang umiti si Diana bago pinukol ang kanyang paningin sa kanyang pamilya. Kitang-kita niya ang saya sa mga mata nito habang sinasalansan sa lagayin ang mga dinala ni Dilan para sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya kay Dilan na nakangiting nakatingin din sa kanya. Ewan niya ba ngunit magaan ang loob niya kay Dilan na para bang nararamdaman niyang may mabuting puso ito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Lalong lumalim ang pagmamahal ni Dilan kay Diana. Pinilit niyang dalaga na suportahan ang pag-aaral nito para hindi na mahirapan pa si Diana. Naawa kasi siya sa tuwing makikita niya itong pagod na papasok sa klase. Wala naman kasing ibang pinagkakagastusan si Dilan dahil bunso siya sa tatlong magkakapatid. May kaya ang pamilya niya at ang ate at kuya niya. May asawa na at merong sariling negosyo. Ganon din ang magulang niya, kaya may sarili itong pera. Sarili lang talaga ni Dilan ang iniisip niya. Sir, wala po akong masabi kundi maraming salamat sa inyo. Napakabuti niyo po para pag-aralin ako. Para gastusan ako ng ganito bukod pa ang tulong na binibigay niyo sa pamilya ko. Wala akong ibang masabi kundi salamat. Sambit ni Diana bago matamis na ngumiti. Kasalukuyan silang kumakain sa isang restaurant na malayo sa lugar nilang parehas, kaya walang makakakilala sa kanila. Hinawakan ni Dilan ang kamay ni Diana. Gusto ko lang ipakita sa'yo na seryoso ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Na hindi katawan mo ang habol ko. Handa akong hintayin ka. Diana, hanggang sa makapagtapos ka ng pag-aaral mo, hindi mo kailangang bayaran ang lahat ng tulong na binigay ko sa'yo at sa pamilya mo. Pakasalan mo lang ako. Lahat ng meron ako ay sa'yo na rin. Madamdaming sambit ni Dilan.
Nangingilid ang luha ni Diana bago ngumiti. Hindi kasi siya niyaya ni Dylan na makipagtalik matapos ang unang gabi na may nangyari sa kanila dahil nire-respeto siya nito. Doon pa lang, napagtanto na ni Diana na hindi katawan niya ang habol ni Dylan kaya mas lalong lumalim ang nararamdaman niya para sa binata. Sa ngayon, hanggat hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral, patago lagi silang nagkikita at sa malayong lugar sila nagpupunta para mag-date. Nililigawan na kasi siya ni Dylan at ayos lamang sa binata kung sa mismong pagtatapos na siya, sasagutin ni Diana. Nagpatuloy lamang ang ganoon nilang sitwasyon hanggang sa hindi na nila namalayang ilang buwan na lang makakapagtapos na ng pag-aaral si Diana. Anak, sa susunod na linggo na ang araw ng pagtatapos mo, masaya ako dahil makakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Alam kong matagal mo na itong gustong mangyari. Naluluhang sabi ng kaniyang ina. Opo, mama. Hindi kong hapon na malayan ang mga araw. Sobrang pasasalamat ko kay Sir Dylan dahil siya ang naging daan para maabot ko to. At napakalaki ng itinulong niya sa atin. Wika naman ni Diana. Tama ka, anak. Napakabuti niyang tao. Kaya hindi na ako nagatubili pang pumayag ng hingin niya sa amin ang kamay mo. Mahal na mahal ka niya, anak. At nakikita namin yun ang papa mo sa kanya. Kung paano kanya pagmasdan. Gumuhit ang malawak ng ngiti sa labi ni Diana. Mahal ko rin po siya. Sadyang kailangan ko po munang tapusin ang pag-aaral ko bago namin simulan ang pag-iibigan naming dalawa. Dumating na nga ang araw ng pagtatapos ni Diana. Maluha-luha si Dylan habang nakatanaw kay Diana na paakyat ng entablado. Masayang masaya siya dahil nakapagtapos na rin ang pag-aaral ang kaniyang pinakamamahal na si Diana. Ang susunod naman niyang gagawin ay tulungang makapasa sa board exam si Diana bilang teacher sa English. Congratulations sa lahat ng mga estudyanteng nandirito. Mabuhay kayong lahat at good luck sa bagong kabanata ng inyong buhay. Wika ng kanilang dean. Nag-arkila ng resort si Dylan at doon nila ginanap ang celebration para sa pagtatapos ni Diana. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Diana sa dami ng pagkaing nakahanda para sa kanya. Dumating din ang mga magulang ni Dylan sa resort na yon. Hindi maiwasang kabahan ni Diana dahil yun ang unang pagkakataong makikita niya ang mga magulang ni Dylan. Wow! Napakagandang dilag pala ang babaeng minamahal ng anak natin. Wika ng mami ni Dylan. Natawa ng mahina si Dylan at siya kay pinakilala si Diana sa kaniyang mga magulang, pati na ang pamilya niya. Mababait ang mga magulang ni Dylan, kaya nawala ang kabang bumabalot kay Diana sa mga oras na yon. Kailan ba ang kasal niyo ng anak ko para makapaghanda na? Sabik na kasi kami sa apo eh, kaya sana sa tuwing kakalabitin ka ng anak ko, pumayag ka agad ha. Tumatawang sabi ng mami ni Dylan. Pinamulahan naman ang mukha si Dylan. Mami naman, ano po ba yung sinasabi niyo? Nakakahiya naman kayo eh. Nakangusong sabi niya. Aba, wala namang masama doon. Pwede naman siguro siyang magbuntis muna bago siya magturo. Sana, pagbigyan niyo ang hiling namin ng daddy mo. Wala kayong magiging problema kahit dalawa pa kayong mag-work dahil kaming mag-aalaga sa apo namin. Pangungulit pa ng mami ni Dylan. Nagkatinginan sina Dylan at Diana bago natawa na lamang. Naging masaya ang celebration ng pagtatapos ni Diana lalo pat wala na silang dapat itago. Makakapag-date na rin sa wakas nang hindi kinakabahan. At nang sumapit ang gabi, muling pinagsaluhan ni Dylan at Diana ang mainit na sandali kung saan pumayag na si Diana na magkaroon muna sila ng anak bago siya magtuturo. Lumipas ang dalawang buwan. Isang magandang balita ang nalaman ni Diana dahil sa wakas, buntis na siya. Nang malaman yun ang kaniyang biyanan, nag-celebrate kagad ang mga ito.
tuwang-tuwa sila. Grabe, nakakahiya sa mga magulang mo, honey. Naghanda pa talaga sila nang malaman nilang buntis ako. Nahihiya ako sobra. Nakangusong sabi ni Diana. Huwag kang mahiya, honey. Tandaan mo, magiging magulang mo na rin sila. At dahil magkakaanak na tayo, kailangan na nating magpakasal para talagang masiguro ko na akin ka na talaga. Dahil ako, simula nang may mangyari sa atin noon, hindi ka na nawala sa isip ko. At habang unti-unti kitang nakikilala, habang mas lalo kitang minamahal, doon ko na pagtanto na ikaw na ang babaeng para sa akin. Pakakasalan mo ba ako? Matamis na ngumiti si Diana bago tumango. Oo naman, pakakasalan kita. Napakabuti mong tao, honey. Hindi ako makakarating sa kung saan ako ngayon kundi dahil sa'yo. Maraming maraming salamat sa'yo. Salamat sa lahat-lahat ng pagtulong mo sa akin, lalo na sa pamilya ko. Hinaplos ni Dylan ang pisngi ni Diana bago niya ito maingat na hinalikan sa labi. Hindi na pinatagal pa ng mga magulang ni Dylan ang kasal nilang dalawa. Excited na excited nga itong makasal sila. Halos sila na nga lang ang nag-asikaso ng lahat dahil ayaw nilang mapagod si Diana. Sobrang gaan ang loob nila kay Diana, kaya talagang sunwerte si Diana sa magiging biyanan niya. Hanggang sa tuluyan hanggang ikinasal sa na Dylan at Diana. May mga kaibigan si Dylan na kapwa niya guro ang dumalo doon at nagulat ng malamang estudyante pala ni Dylan, si Diana. Hindi naman ito nagkomento ng kung ano ngunit napag-usapan si Dylan ng mga ito. Pero wala nang pakialam doon si Dylan. Dahil kasal na rin silang dalawa ni Diana, hindi siya magpapa-apekto sa sasabihin ng ibang tao. Diana, anak, pwede ka bang sumama sa akin mamaya? Gusto kong bilhan ka ng mga maternity dress, tapos kumain na rin tayo sa labas. Malambing ang boses na wika ng mami ni Dylan. Matamis na ngumiti ang mami ni Dylan. Diana, anak, nararamdaman kong nahihiya ka pa rin sa amin. Huwag kang mahiya sa amin. Mag-asawa na kayo ng anak naming si Dylan, kaya anak ka na rin namin. Huwag kang mahihiya sa amin. Ituring mo kaming mga magulang mo, okay? Lahat ng ginagawa namin ay para sa inyo ng anak kong si Dylan at sa apo namin. Kung tutuusin, dapat kami pang mahiya sa'yo dahil imbis na nagtuturo ka na sa ngayon, pinagbigyan mo ang hiling naming mag-asawa. Kaya makakaasa ka nga alagaan namin ng mabuti ang magiging apo namin. Napangiti si Diana at niyakap naman siya ng mahigpit ng kaniyang biyanan. Sa loob-loob ni Diana, napakaswerte niya dahil merong mabuting puso ang mga magulang ng kaniyang asawa. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit mabait din si Dylan dahil pinalaki ito ng maayos ng kaniyang mga magulang. Nang makarating nga sila sa mall, kung ano-ano ang binili ng mami ni Dylan para kay Diana. Hiyang-hiyaman ngunit tinanggap na lang yun ni Diana dahil ayaw niyang magtampo ito. Teka anak, sandali lang. Pupunta lang ako ng comfort room. Sige po mami. Tugon ni Diana. Ilang segundo matapos magtungo ng mami ni Diana sa comfort room, isang babae ang kumalabit kay Diana. Kumunot ang noon niya nang makita ang babae ngunit bigla niya itong nakilala. Ikaw yung kuklase ko nun sa isang minor subject ah. Sabi ng babae kay Diana. Alanganing ngumiti si Diana. Ay, oo. Natatandaan kita. Napag-usapan ka sa isang GC. Dahil sa post ni Sir Dylan na wedding pictures niyo. So talagang mag-asawa na pala kayo? Tumango si Diana. Oo. Kailan lang kami kinasal? Biglang natawa ang babae. Grabe, parang hinintay ka lang niyang magtapos ng pag-aaral. Ang galing niyo rin pala, no? Naitago niyo ng maayos ang relasyon niyo. Paano niyo nagawa yon? Paano mo nagawang maakit si Sir? Kumunot ang noo ni Diana. Ano? Maakit? Hindi ko siya inakit. Walang pang-aakit na nangyari. Nagulat na lang ako. Umamin siya sa akin. Hanggang sa magka-developan kami. Oh?
Ang galing naman. Parang telenovela palang dating. Alam mo bang, usap-usapan ka ng mga kabatch natin na malandi ka raw? Inakit mo raw si Sir Dylan. Alam mo naman siguro na maraming estudyante ang nagkakagusto sa kanya. Tapos malalaman namin matapos ng ilang buwan? Simula nang makapagtapos tayo? Ikinasal kayo? Nakaramdam ng inis si Diana. Wala akong pakialam sa sasabihin nila o sa mga sasabihin pa. Ang mahalaga, asawa ko lang naman ang pinakagwapang professor sa school natin. Mayabang niyang sabi. Asar nang umisi ang babae. So parang sinasabi mo rin talagang nilandi mo si sir. Umirap si Diana. Kahit sabihin ko mang hindi, may magbabago ba? Kung yun ang iniisip nyo, edi go. Wala akong pakialam. Bakit naman ako magiging apektado sa mga taong wala namang ambag sa buhay ko? At isa pa, based sa pananalita mo ngayon, isa ka rin sa nagkakandara pa kay Dylan noon, pero wala kang naging chance para mapansin niya. Nagsalubong ang kilay ng babae. Ang yabang mo? Akala mo kung sino kay talaga namang nilandi mo si sir? Marami namang magagandang estudyante sa school. Bakit ikaw pang pinatos niya? At sino bang gusto mong patusin ang anak ko? Ikaw? Kanina pa ako nandito at mukhang hindi niyo ako napansin. Nakakatawa ka, Ineng. Pangit ka na nga, pangit pang ugali mo. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit hindi ka napansin ng anak ko. At ano ang sinasabi mong nilandi ni Diana ang anak ko? Mali ka, Ineng. Ang anak ko ang lumandi kay Diana. Gets? Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lang kung ayaw mong ako pang kumaladkad sa'yo palabas dito. May diing sabi ng mami ni Dylan bago pinanlisikan ng mata ang babae. Dali-dali namang umalis ang babae sa kanilang harapan. Hinawakan ng mami ni Dylan si Diana sa balikat. Ayos ka lang ba, anak? Baka sa boses nito ang pag-aalala. Opo, mami. Ayos lang po ako. Hayaan mo na lang sila kung anong sasabihin nila. Mga panira lang yan ang araw. Kahit kami may mga narinig kaming hindi magandang sinasabi sa kapwa professor ni Dylan, pero dead ma lang dahil sino ba sila? Wala naman silang ambag sa buhay niyo. Kaya sa ibang school na magtuturo si Dylan. Pero sa ngayon, sinabihan ko siya na tumigil na muna sa pagtuturo hanggang sa mga naka. Dahil iba pa rin ang alaga ng asawa. Marami pong salamat sa inyo, mami. Naluluhang wika ni Diana. Pagsapit ng gabi, nakauwi na si Dylan. Inasikaso na nito ang mga dapat niyang ayusin dahil nag-resign na siya sa school na pinapasukan niya. Aalagaan na muna niyang asawa niyang si Diana at saka na lang siya babalik sa pagtuturo. Honey, mahigpit na niyakap ni Dylan ang kanyang asawa bago ito hinalikan sa noo. Nginitian siya ni Diana. Sinabi sa akin ni Mami yung nangyari kanina nung umalis kayo. Tumikim si Diana. Hindi ko na lang yun pinansin. Kasi alam ko naman sa sarili ko ang totoo. Kung ganun ang tingin nila sa akin, wala na akong magagawa doon. Hinawakan ni Dylan ang kamay ng kanyang asawa. Marami rin siyang naririnig na masasakit na salita sa mga professors at estudyanteng nakakilala sa kanila. Ngunit hindi na lamang niya ito sinasabi kay Diana dahil ayaw niya itong ma-stress pa. Huwag mo silang pag-aksehan ng oras. Wala silang ambag sa buhay natin. Wala akong pakialam kung ano pa ang mga salitang marinig ko sa kanila. Dahil ang mahalaga, nagmamahalan tayong dalawa. Ikaw lang ang babaeng nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Kaya kahit maggalit man sa atin ang maraming tao, wala akong pakialam sa kanila. May diing wika ni Dylan. Kinilig na ngumiti si Diana. Talagang wala akong pakialam sa kanila. Inggit lang sila dahil sa akin napunta ang pinakagwapang professor na nakilala nila. Na talaga namang solid kung magmahal. Natawa si Dylan bago muling niyakap ang kanyang asawa. At pagkatapos, maingat niya itong siniil ng halik. Buong puso namang tumugon si Diana sa nakakalunod na halik ng kanyang asawa. Tumagal yon ng ilang minuto kaya kapwa sila naghahabol ng hininga nang maghiwalay ang kanilang mga labi.
hinaplos ni Dylan ang buhok ng kaniyang asawa. Ngayon, wala na akong trabaho. Aalagaan ko kayong dalawa ng magiging anak natin. Wala kang magiging problema sa naging gastusin natin dahil pinaghandaan ko na yan. Meron akong malaking savings na sobra pa para sa atin. Mas gusto ko kasi na ako muna ang mag-aalaga sa inyong dalawa. At kapag pwede ka nang magtrabaho, sabay tayong babalik sa work. Maraming salamat, honey. Ang swerte ko dahil napakabuti mong asawa. Maswerte ako sa iyo, honey. Ikaw ang nagbigay sigla sa buhay ko. Mahal na mahal kita, honey. Mahal na mahal din kita, honey. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Malapit ng manganak si Diana. Kaya sinasamahan na siya ni Dylan na maglakad-lakad tuwing umaga. Hinihingal man ngunit patuloy pa rin sa paglalakad si Diana. Huminto si Dylan sa paglalakad bago pinunasan ang pawis sa noo ng kanyang asawa. Honey, ayos ka lang ba? Magpahinga kaya muna tayo. Pawis na pawis ka na. O kung gusto mo, bili kitang donut? Hinampas ni Diana si Dylan. Tumigil ka nga dyan. Kailangan kong matagtag para hindi ako mahirapang manganak. At anong donut? Ayoko muna ng matatamis. Tsaka na lang kapag nakaraos na ako. Kinakabahan nga ako eh. Napanood ko kung paano lumabas yung baby sa puwerta. Para akong hihimatayin. Napangiwi si Dylan. Honey, alam kong makakaya mo yan. Lakasan mo lang ang loob mo. Nandito naman ako para sa'yo. Hawakan mo lang ng mahigpit ang kamay ko. Kapag manganganak ka na, okay? Sinamaan ang tingin ni Diana ang kaniyang asawa. Ewan ko sa'yo, kapag nakaraos na ako, isang taon tayong walang birahan ha? Ang hirap manganak, kaya dapat magtiis ka muna ng isang taon. Nalukot ang mukha ni Dylan. Grabe naman ang isang taon, honey. Malungkot na masyado ang alaga ako noon. Alam mo namang yan ang kaligayahan ko. Baka manghina naman ako noon at magkasakit. Baka pwede namang after 6 months. Pipilitin ko na lang kayanin. Piningot ni Diana ang kaniyang asawa. Yan! Diyan ka magaling! Ewan ko sa'yo. Basta, kailangan mong magtiis ng isang taon. Honey naman eh. Bahala ka dyan. Pang-aasar ni Diana bago nauna ng maglakad. 3 araw ang lumipas. Tuluyan na ngang nagluwal ng isang malusog na sanggol si Diana. Tuwang-tuwa si Dylan, lalo na ang kaniyang mga magulang nang masilayan ang malusog na sanggol na babae. Napaiyak pa nga ang mga magulang ni Dylan sa sobrang tuwa. At ganun din si Diana. Sa loob-loob niya, hindi niya lubos sa kalain na makakatagpo siya ng isang pamilyang tatanggapin siya ng buong puso. Base kasi sa mga kwento ng mga kapitbahay nila, kalimitan sa kanila ay hindi swerte sa biyanan. Pero siya, ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ng mga magulang ni Dylan at mas lalo pa siyang mamahalin ng mga ito dahil nagluwal siya ng isang malusog na sanggol. Kumusta ang pakiramdam mo anak? Tanong sa kanya ng mami ni Dylan. Maayos naman po, mami. Medyo kumikirot lang po ang pagitan ng hita ko dahil may 3 tahi po ako. Pero okay na po ako ngayon. Ang sarap po sa pakiramdam na nakaraos na po ako. Hinawakan siya sa kamay ng mami ni Dylan at saka yun bahagyang pinisel. Hindi mo alam kung gaano kami kasaya ng asawa ko. Dahil sa wakas, may apo na kami. Hindi na kami malulungkot pa. At dahil dyan, may regalo kami sa inyong mag-asawa. Para ito sa inyong dalawa ni Dylan, pati na sa apo ko. Pasasalamat ko ito sa inyong dalawa ng anak ko. Akala ni Diana isang simpleng sorpresa lang ang ibinigay sa kanilang mag-asawa. Ngunit nagulat siya nang malaman kung ano ito. Binigyan sila ng malaking bahay ng mga magulang ni Dylan, pati na 1,000,000 halaga sa kanilang bank account. Laking pasasalamat ni Diana sa kaniyang biyanan at nangakong gagamitin ng tama ang malaking halaga na ibinigay nito sa kanilang mag-asawa. Kinagabihan at nakauwi na rin siya. Todo asikaso sa kaniyang asawa niyang si Dylan. Saglit lang niyang naalagaan ang kaniyang anak dahil inaalagaan na ito ng kaniyang biyanan. Honey,
Kumain ka na ba? Kanina ka papanay asikaso sa akin. Huwag mo na akong asikasuhin. Okay na ako. Busog na rin ako. Ikaw naman ang kumain dyan. Mahirap malipasan ng gutom. Malambing na sabi ni Diana sa kaniyang asawa. Nginitian siya ni Dylan. Sige honey, sinisiguro ko lang na ayos ka lang talaga. At inayos ko lang din ang mga kakailanganin mo. Dito na lang ako kakain para mabantayan ka. I love you honey. Napakaganda ng anak natin. Binigyan mo ako ng isang munting anghel. Sobrang saya ko honey. Maluha-luha niyang sabi. I love you too honey. Maraming salamat din sa lahat dahil hindi mo ko pinabayaan simula ng magbuntis ako hanggang sa mga anak. Sana hindi ka magbago na kahit pumangit pa ako. Ako pa rin sana ang mahal mo. Oo naman honey, kahit ano pang maging itsura mo, hinding-hindi magbabago ang pagmamahal ko para sa'yo. Nag-iisa ka lamang sa puso ko. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nakabawi kaagad ng lakas si Diana dahil magaling mag-alaga ang asawa niyang si Dylan. Nakakatulog siya ng maayos at niminsan hindi siya napuyat. Kampante siya dahil may nag-aalaga ng kaniyang anak. Kulang na nga lang, hindi na niya maalagaan ang anak nila dahil halos ayaw na itong ipaalaga sa kanila ng kaniyang biyanan. Naku anak, mas mabuti pang kumain ka na lang doon. Kami na ang bahala kay baby ha. Sige na kumain na kayo doon. Kami na ang bahala dito. Wika ng mami ni Dylan. Napakamot na lamang ng ulo si Diana at siya kay nabut sa kaniyang biyanan ng kaniyang anak. Madalas na ilang oras niya lang nahahawakan ng kaniyang anak dahil kinukuha kagad ito ng kaniyang biyanan. Ngunit wala namang kaso sa kanya yon dahil nauunawaan niya ang kaniyang biyanan. Honey, kailan kaya tayo makakalipat sa bahay natin? Hindi ko naman sinasabi na ayaw ko na dito. Masaya naman ako dito kasama sila mami mo. Ang sa akin lang baka bahay na kasi nang multo yung bahay na binili sa atin ng mga magulang mo. Wika ni Diana habang kumakain sila. Yun na nga eh, mukhang hindi pa natin matitirahan yon. Ang bala ko nga ibenta na lang muna. Bumili na lang tayo ng bago. Nakiusap kasi sa akin sina mami at daddy na dito muna tayo manatili hanggang sa umabot ng 5 taon si baby. Ayos lang ba yun sa'yo? Pero kung gusto mong bumukod na tayo, wala namang problema. Umiling si Diana. Huwag na muna tayong umalis. Kawawa naman sila. At saka malaki yung utang na loob ko sa kanila. Napakabait nila sa akin. Sa atin. Kaya huwag na muna natin silang iwan. Baka magkasakit pa sila. Siguro, huwag na lang nating ibenta ang bahay na yun. Sayang din dahil habang tumatagal, nagtataas ang presyo ng bahay. Ang gawin na lang natin, pagandahin ito at paupahan para may pumapasok na pera sa atin. Ano, ayos lang ba yung naisip ko? Napangiti si Dylan. Oo nga no, ang galing mo honey. Mas mainam ngayon. Okay sige, yun na muna ang pagkakaabalahan natin. Naging abala silang mag-asawa sa pagpapaganda ng bahay para pwede na itong pagkakitaan. At nang matapos nila ito, marami kaagad ang nag-inquire sa kanila ng mga mangungupahan. Kaya hindi naging mahirap para sa kanila ang makahanap ng tenants. At dahil kaya na ni Diana na makapagturo, sabay silang nag-apply sa isang kilalang university. At kagaya ng inaasahan ni Diana, hindi na siya magtataka kung maraming magkakaroon ng crush sa kanyang asawa. Ramdam nga rin niya ang ibang professors na babae sa faculty na panay ang titig sa kanyang asawa. Halatang may pagnanasa kay Dylan. Hoy, ikaw, patay ka sa akin kapag nalaman-laman ko lang na may pinapansin kang estudyante dito. Tandaan mo, estudyante mo rin ako noon. Marami pa namang magagandang estudyante dito. Kapag niloko mo talaga ako, puputulin ko yung alaga mo. Ipiprito ko to. At saka ipapakain ko sa'yo. Tandaan mo yan. Pananakot ni Diana sa kanyang asawa. Natawa naman si Dylan. Honey naman, hindi ko magagawa sa'yo yun. May anak na tayo at babae pa. Takot ko lang na baka mangyari din sa anak natin yun kung sakaling magloloko ako. At isa pa,
hindi ko naman sila binibigyang pansin. Pinagagalitan ko nga sila kapag sumusobra na sila, kaya wala kang dapat ipangamba. Ikaw lang ang mahal ko. Inirapan ni Diana ang kanyang asawa. Ayus-ayusin mo lang, talagang gagawin ko yon. Opo, honey. Ikaw lang ang mahal ko. Sige na, honey. Papasok na ako sa next class ko. See you later. Hinalikan ni Dylan sa noo si Diana bago tuluyang umalis. Napahiyaw naman ang mga professors na kasama nila sa faculty. Natawa naman si Diana. Grabe na, ma'am. Ikaw nang pinagpala sa balat ng lupa. Napakagwapo ni sir. Anong pakiramdam nagigising kang may gwapong asawang bubungad sa'yo? Tanong ng isang professor doon. Tumawa si Diana. Siyempre, masarap sa pakiramdam. Nakaka-good vibes. Kapag pangit kasi ang bubungad sa'yo, nakakasira ng morning. Malakas na tumawa ang mga professors doon. Grabe, kaya pala laging sira ang morning ko dahil sa pagmumukha ng asawa ko. Malakas na tumawa si Diana. Hoy, grabe ka naman sa asawa mo. Biro lang ang sinabi ko. Naku ma'am, totoo yun. Kahit ako, sira ang morning ko. Pero mahal ko ang asawa ko. Sabat ng isa. Mabuti na lang single pa ako. May chance pa akong makahanap ng gwapong mapapangasawa. Para talagang good vibes ang morning ko. Sabi pa ng isa. Natapos ang saglit na biruan nila at kwentuhan, inayos na ni Diana ang mga dadalhin niya para sa kanyang next class. Habang naglalakad siya, napansin niya ang kumpulan ng mga babaeng estudyante kung saan hinaharangan nila ang daraanan ni Dylan. Dali-dali siyang lumapit doon. Hoy, kayo dyan mga ineng, anong kailangan niyo sa asawa ko? Nakataas ang kilay niyang sabi. Kumamot sa ulo si Dylan habang napanganga naman ang mga babaeng estudyante sa kanilang narinig. Mag-asawa po kayo? Tanong ng isang estudyante. Yes, mag-asawa nga kami. Bakit kayo humaharang sa daan ni Sir Dylan nyo? Kayo ha? Mga pasaway kayo. Pumasok na nga kayo sa mga klase nyo bago pa mag-init ang ulo ko sa inyo. Pag-aaral lang at tupagin nyo. Hindi ang gwapo niyong professor dahil pag-aari na siya ng iba. Pananakot ni Diana sa mga babaeng estudyante. Sorry po ma'am. Sambit ng mga ito bago nagsialisa na. Natatawang tumingin si Dylan sa kanyang asawa. Nakataas naman ang kilay ni Diana. Ano? Tuwang-tuwa ka naman na hinaharot ka ng mga estudyanteng yun. Mabilis na umiling si Dylan. Nako honey, hindi ako natutuwa. Naiinis na nga ako eh. Salamat at dumating ka. Inirapan ni Diana ang kanyang asawa. Ayusin mo lang. Sige na, papasok na ako sa next class ko. Hinihintay na nila ako. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Tumigil na rin ang mga estudyanteng humaharot kay Dylan dahil pinagsasabihan ito ni Diana. May pagkamataray pa naman siya kaya natatakot sa kanya ang mga estudyante doon. Minsan ngayon napapagod na siyang magsaway ng mga pasaway na estudyanteng panay ang message sa kanyang asawa. Ma'am, tanong ko lang po, huwag sana kayong magalit. Paano po kayo nakabingwit ng isang katulad ni Sir Dylan? Tanong ng isa niyang estudyante. Natawa si Diana. Hindi ko rin alam eh. Basta ang naalala ko, humiling ako na sana gwapo ang mapangasawa ko. Para kapag nagkaanak kami, maganda o gwapo. Siguro ang mapapayo ko lang sa'yo. Mag-focus kayo sa pag-aaral. Iba pa rin pag may natapos. Ang mga lalaki, nandyan lang yan. Hindi yan mauubos. At kapag nakapagtapos na kayo kung sakali, iba yung dasal lang ang kailangan para bigyan kayo ng gwapo na at mabait pang lalaki sa buhay nyo. Naghiyawa naman at palakpakan ng mga estudyante ni Diana. Natatawa na lamang siya. Simula nang malaman nilang asawa niya si Dylan, panay ang tanong sa kanya ng mga estudyante kung paano sila nagkakilala. Kung paano nagsimula ang love story nilang dalawa. Let's go na honey. Mamaya na muna tayo umuwi. Gusto ko muna mag-date tayong dalawa. Napapansin ko kasi na masyado na tayong nagiging busy sa work natin.
sambit ni Dylan habang nagmamaneho. Napangiti naman si Diana. Oo nga eh, sa bagay, malapit na rin kasi ang exam nila. Kaya talagang busy tayo. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang. Lagi akong kinakabahan kapag malapit ng exam ng estudyante pa ako. Ayoko kasing bumagsak sa mga exam ko. Kaya todo review talaga ako. Hanga ako sa'yo, honey. Ang galing mo sa lahat ng bagay. Napakasipag mo sa lahat. Kaya talagang ang swerte ko na ikaw ang napangasawa ko. Bukod sa mapagmahal ka, maalaga ka rin. At palagi mo akong inaalala. Hinampas ni Diana sa braso ang kanyang asawa. Ay sus, inuuto mo lang ako para makadami ka mamayang gabi eh. Humagalpak ng tawa si Dylan. Sige na honey, pampalakas ko kasi yon. Lahat naman ng gusto mo susundin ko eh. Pinandilatan siya ng mata ni Diana. Ewan ko sa'yo, gabi-gabi ka nalang ganyan honey. Napaka-naughty mo. Sa'yo lang ako, magiging naughty honey. Sa'yo lang, at wala nang iba pa. I love you so much, Diana. I love you more, honey. At isang maikling halik nga ang kanilang pinagsaluhan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!